guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang pamamaraan para ang inyong minamahal, ang inyong mga karelasyon ay mabaliw sa inyo, yung tipo bang mamahalin kayo ng labis-labis at higit pa sa kanyang buhay? Ang video ito ay para po sa inyo. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Para po hindi nyo maranasan ang pagiging broken-hearted at para hindi nyo po maranasan ang in na in ngayon na mga third party at para kumbaga maging sobrang smooth ang pagsasama ninyong magkarelasyon ng inyong asawa, ng inyong boyfriend, ng inyong kalibin, eto po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para po inyong-inyo lamang siya at hindi nyo maranasan ang mga pait kagaya ng mga bossing kong manonood na talaga namang sobra-sobra ang kanilang nararanasan ng paghihirap dahil ang duda nila ay meron ng ibang karelasyon na kanilang minamahal dahil halatang-halata ang pagbabago ng kanyang minamahal sa kanya, ang paglalamig sa kanya. Ngayon po, ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan. Ano po ang dapat nating gawin? Ganito po, kumuha po kayo ng ihi ng taong ito. Or kung wala kayong ihi, pwede rin ihi nyo na rin. Kung halimbawa, long distance relationship at wala kayong kakayahan na kumuha ng wiwi niya, ay di wiwi nyo na lamang. Kaya lamang ay kailangan nyo ng isang papel, isulat nyo ang tunay nyong pangalan at ganun din yung tao, yung target at ipilido yung tunay at hindi pwede po ang nickname. Tatlong beses sa inyo, tatlong beses sa kanya. At ganun po ay tutupiin nyo ang papel na ito at ilalagay nyo dito sa wiwi natin. Ngayon, lalagyan po natin to ng isang dakot na asin. At ito po ay ibibilad na natin sa sinag ng araw. Hayaan lang po natin siya doon hanggang sa siya po ay matuyo. Ito po ay sisimulan natin 6:30 ng umaga hanggang sa lagi na po siya nandoon. At maganda po nito ay ilalagay nyo sa may silangan. Ngayon, ganito po ang pag-ritual. Kasi nga po, kailangan natin, kung hindi po 6:30, 7, 8, dyan nyo po siya ilalagay, sisimulan ang paglalagay at pagre-ritual. Pero, hayaan nyo lamang po siyang nandoon. Hayaan nyo po siya yung nasa safe na walang makakita. Hayaan nyo po siya sa sinag ng araw hanggang sa siya ay totaling matuyo. Yan po ay isa sa mga kapangyarihan ng ating asin. Ang dala ng asin na yan ay protection natin at yan po ay napakabisa at hindi po yan pwede biro-biro lamang. Kung kayo po ay hindi nyo karelasyon ang taong ito at gusto nyo pong gawa ng ganyang ritual, inaambisyon nyo siya, ay nako, hindi po yan tatalab. Kailangan po ay kayo'y nagmamahalan talaga. Kasi once na ginawa nyo yan, kumbaga pinapantasyan nyo lamang ang taong ito, nako, sa inyo po ang malas, mamalasin po kayo pag yan ay ginanap po ninyo na wala naman kayong karela-relasyon. Dapat po ay may relasyon kayo. Pwede po to sa kachat. Halimbawa, kachat nyo, matagal na, hulog na po ang loob ninyo. At gusto nyo siya umuwi na at mauwi sa kasala ng inyong pagmamahalan. Yan po ay isa sa mga pinakamabisa. Kaya lamang po, dapat ay walang ibang makakaalam. Hayaan nyo lamang po yung nakabilad doon na wala pong taklob dapat ha. At hayaan nyo po siyang kusang matuyo. Yan po ay napakaganda at napaka makapangyarihan na pagtungkol po sa mga gayuma. Yan po ay napakabisa. Basta po ganito ang pagganap. Habang nakalublob na doon yung pangalan ng tao at ganoon din ng isang dakot na asin doon sa wiwi natin or wiwi ng tao, mas mainam kapag ito ay asawa mo na, gawin nyo po ito. Tapos po, pag malayo, ay diwiwi nyo na lamang. Nasa ano po yun? Kumbaga, pero mas effective kung talagang wiwi po ng taong ito. Pero okay na rin po yan basta may pangalan. Tigta tatlo at pagkatapos ay asin. At pagkatapos po niyan ay magdasal po tayo sa araw. Sabihin po gabayan ang ating relasyon. Tayo po ay magsama ng habang buhay at gusto nyo na siyang makasama maging forever nyo na. At wala ng sino mang, kahit sino man ang makakahadlang sa inyong relasyon at siya po ay hindi dadapos
kapwa ng tukso. Kayo lamang ang mamahali niya ng labis-labis at higit pa sa kanyang buhay at hanggang kamatayan na. Ganun na po ang mga kahilingan po niyan. At pagkatapos po niyan, ay sabihin niyo na lahat-lahat sa araw, sa sinag ng araw. Kasi ang sinag po ng araw ay napaka makapangyarihan. Tapos sinama pa yung asin at ganoon din yung urine na nagmula sa sarili po ninyo. Dahil yung mga nagmula po sa atin, yan po ay napaka, kumbaga eh, mas mabilis po ang effective, ang epekto kapag po nagmula sa ating katawan. Ayan, kagaya po ng mga buhok, kaya yan ay pag-iingatan natin. Kung may manghihiram sa atin ng suklay, ay nako, titingnan nyo po muna or sabihin nyo, wala, madumi, makakahiya sa'yo, wag na. Huwag nyo na po siyang pairamin dahil nakakatakot, lalo na po may dunong, yung taong ito ay nakakatakot. Ngayon po, pero kung wala kayong ginawa sa kanya at siya po ay gagawa ng kalokohan, ay sa kanya po ang balik noon, lalo't wala naman kayong ginagawa sa kanya. Tapos ay nanghiram siya sa inyo, tapos ay minapulot siyang buhok sa inyo at gumawa siya ng ritual, ay sa kanya po ang matinding balik noon, matinding karma ang babalik sa kanya. At ito pa po, sa pamamagitan po ng asin ay magdadala ito ng talagang sobra, kumbaga sobra siyang manghuhumaling sa inyo. Kung kayo po ay may nagaganap na sa inyo, lalo lalo ako syempre kung mag-asawa at meron sa similyang natira sa inyong mga panty or nakakuha kayo ng galing sa kanya na similya po niya, ito po ay napakabisa, kunin niyo po ito. Ilagay nyo to sa isang papel. At yung papel na ito, syempre, matutuyo po yan. Kapag yan ay natuyo na, or kaya hindi pa siya tuyo, sulatan nyo po ng, halimbawa, ilagay nyo sa tabi, yung kanyang similya. Pagkatapos, isulat nyo po ng 3 beses ang kanyang tunay na pangalan at ipilido. At pagkatapos po yan, ay lagyan nyo po ito ng asin, isang dakot asin or isang kutsarang asin. I-fold nyo po yung papel at ito po ay dadalhin nyo kahit saan kayo magpunta. Pwede nyo po itong ilagay sa isang unton. Gumawa po kayo ng unton, alam nyo po yung unton. Yung isang telang pula, ito po ay dadalhin nyo kahit saan kayo magpunta. Huwag nyo pong iwawaglit. Ang taong ito ay lagi-lagi kanyang iisipin. Ni kahit isang segundo ay hindi kanya iwawaglit sa inyong isipan. At siya ay totaling hindi mapapakali nang hindi po niya kayo nakikita. At yung kung halimbawa kung dati ay hindi siya showy sa mga pagpapakita ng pagmamahal sa inyo, lahat pong yan ay magbabago. Itry nyo po yan. Yan po ay pinakamabisa pagdating po sa may asin at lalo-lalo na nagmula sa kanya. Pero kung wala po kayong ganyan, pwede po sa larawan. Yung larawan po niya ay kumuha po kayo. Halimbawa, kachat nyo lamang po ang taong ito. Kumuha kayo ng larawan niya. At pagkatapos tunay na pangalan, 3 beses sa likod, kumuha kayo ng asin, isang kutsarang asin, kumuha kayo ng buhok nyo, ibuhol nyo po ito sa larawan at itupi nyo po ito. Ilagay nyo po ito sa isang unton din. At dadalhin nyo po ito kahit saan kayo magpunta. Ito po ay napakabisa at hindi wala po itong halong biro. Ito po ay napaka-epektibo. I-try nyo po siya at ito po ay magdadala sa inyo ng, kumbaga eh, kung dati-dati eh, pinapangarap nyo lamang na mahalin kayo ng labis-labis, mararamdaman nyo naman po ito eh. Magiging showy siya sa inyo at kumbaga parang patay na patay siya sa inyo, mararamdaman nyo po yan. Kumbaga eh, ang laki ng diferensya ng dating pag-uugali niya nung ito ay gagawin nyo na. Ito po ay, kumbaga eh, pero hindi ko kayo pinipilit ha, nasa inyo po yan. Kailangan na kayo ay may paniniwala at alam nyo sa inyong kalooban na ito ay talagang matutupad. Kailangan with feelings ang pagganap. Kung kayo po ay may doubt sa mga ganitong ritual, huwag nyo po siyang gagawin, wah effect po yan. Magsasayang lamang po kayo ng effort ninyo. Hindi rin naman po yan tatalab. Kailangan po kasi lubos yung talagang naniniwala talaga kayo na mamahalin kayo ng taong ito. Tapos po, kumbaga, iisipin nyo, magiging akin ka lang, talagang patay ka sa akin ngayon, mauhook na kita, akin na akin ka lamang, wala na akong magiging karibal pa sa'yo. Yun, ganun po yung mga datingan, yung labis-labis na mga kahilingan, ang mga sinasabi po pagdating po, lalo-lalo na sa mga ganyan ritual. Yan po ay napaka-epektibo, kaya kung ako po sa inyo, ay gawin nyo po siya ng with feelings ang pagganap at may paniniwala na ang taong inyong minamahal ay kayo in the end. Kumbaga, walang sino man ang makakahadlang, walang sino man ang makakaagaw sa inyong minamahal. At
iyong-iyo lamang po siya. Ganun po yung mga kahilingan dyan. Magsasama kayo habang buhay at magkakaroon kayo ng forever. Kung walang naniniwala sa forever ngayon, magaganap na ang forever sa inyong dalawa. Kayo magpapasimula ng forever. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Napaka makapangyarihan po talaga ng asin. Ultimum pampaswerte. Kumbaga, yan po kasing asin, yan ang pinaka ano, kumbaga sa mga psychic, yan po yung pinaka makapangyarihan nila. Kumbaga, dyan sila nahugot ng lakas. Kumbaga, dyan po sila, yan po yung nagpapalakas sa kanila. At syempre, naluan po ng daon ng laurel, bawang, sama-sama na pa yung mga kombinasyon na siya nagdadala ng swerte, tagumpay, lalo-lalo na rin po sa pagdating sa panggagayuma. Ngayon po, kung ang may nagtanong po sa akin, kung ang asin daw po ay nanigas, kung papalta na daw po, pag nanigas po ang asin, okay lamang po yan. Hayaan nyo lamang po yan dyan. Hanggat hindi yan natutunaw, huwag nyo po siyang papaltan. Hayaan nyo lamang po na manigas siya. Hayaan nyo po yan. Basta ang importante ay hindi po natunaw. Pag natunaw po, ilagay nyo lamang po ito sa may lababo. At pagtapos buksan nyo ang gripo, lagyan nyo po ng isang kutsarang suka. At tapos, hayaan nyo lamang po, huwag nyo nang lagyan ulit ng tubig. Yan po ay pantaboy. Kumbaga, tinaboy na ng tubig. Tapos yung suka, kumbaga, hindi na muling bumalik ang kamalasan sa inyo. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing.